Ito na, luto na yung ating ginisang sardinas na may dahon ng malunggay saka may asim na sili. Ay, may asim na kalamansi. Ayan, welcome back mga kagala. Tuloy-tuloy ang ating pagbablog kahit na nakasalanta ng gamit ni Mama na salaan sa panggata. Ngayon na magluluto tayo ng ano, ginisang sardinas sa dahon ng malunggay na may pang-asim na kalamansi. Wow. Ito yung dahon ng malunggay. Ito yung piniga ng kalamansi. Hindi ko na sa inyo ipinakita. Saka yung paghihimay ng malunggay. Alam ko namang alam nyo na yun kung paano gawin. Tapos ayan. Meron tayong sibuyas at bawang. Oh. Meron tayong sardinas. Galing ito sa mga relief goods. Shoutout sa nagbigay nito sa amin. Sa mga batang Johnson. Kila Mayan. At sa mga kasama niya ng mga batang Johnson at sa mga nagbigay. Thank you sa inyo. Masarap naman talaga itong iluto sa pagigisa ng ano, kasama ng malunggay. Paborito yung asawa ko. Favorite niya. Ngayon lulutuin natin siya. Dahil sana magugulay kami ng langka ulit. Imedyo nakakatabad na, tanghali na. Kaya ngayon, gagawin na lang kami ng ibang paraan para magkaroon ng pananghalian. Gigisa na tayo ng sibuyas at bawang. Itong kawali na pinag-isahan ko ngayon, dire-diretso ko ng pagluluto na ginamit ko doon sa pagluluto ko kanina ng hot sauce na garlic at ng siling labuyo. Eh dahil pares din lang naman siyang lalagyan ng mantika, tipid na sa paghuhugas. Hindi naman tumadumi, malinis naman. Kaya siya ko nang ginamit na dire-diretso para sa pagluluto ng ginisang sardinas. Wow! Lagay na natin ang sibuyas. Ang iba kapag nagigisa, inuuna nila ang sibuyas. Ako naman gusto ko talaga bawang ang inuuna. Kasi gusto ko yung medyo brown siya bago ilagay yung sibuyas. Yan. Pag-isa na siya, okay na. Kung anong depende sa gusto mong kulay ng sibuyas at bawang, ilagay na natin yung sardinas. Igigisa mo muna siya mabuti mga kagala ang sardinas para hindi ganun malansa. Tapos itong lata, pwede mo itong tubigan para masaid yung sauce yung natira sa loob. Habang igigisa mo siya, titimplahan mo siya ng konting asin, bechen at kaminta. Yung bechen. Kunti lang. Asin. Lagyan mo siya kunti din lang. Kasi okay lang naman muna na mapatabang ang timpla niya kaya sa matik, mapaalak. Mas madaling mag-adjust ang pagluluto ng lasa ng pagkain kapag mas matabang muna sa una kaysa biglang naalap na kasi mahirap na ulit na parang bawin yung pagtitimpla kung paano yung gagawin yung paraan. Kung gusto mo siyang lagyan ng kunting siling labuyo, pwede naman. Eh dahil na ang pinaglutuan ko yung pinaglutuan na ng hot sauce na brown garlic and siling labuyo. Medyo manghang na to. Hindi ko na siya lalagyan ng siling labuyo. Kasi may kagat na to ng anghang. Isa pa yun ng mama ko na masyado maanghang. Hindi siya mahilig sa maanghang na tulad namin. Ay, nagigisa mo lang siya mabuti. Kung meron lang kayong hot water na sa thermos, pwede na yun muna ang gamitin yung pangsabaw para mas madaling tumulo. Kung talagang nagmamadali ka magluto para maluto agad. Kung hindi naman, pwede na may yung tubig na malamig lang. Ito, yung nilagyan ko siya ng hot water yung loob ng lata para masaid ko yung sauce ng sardina sa loob. Nilagyan ko siya ng hot water.
So, ayan. Kapag gisang-gisa na siya, lagay mo na siya ng tubig. Kung may tubig na mainit sa thermos, pwede yun ang ilagay. Pero kung wala naman, dilagyan mo na lang ng tubig na normal na tubig. Tapos hintayin kumulot. Eh, dahil may tubig naman kami sa thermos, medyo nagmamadali na rin ako sa pagluluto. Gutom na rin. Ilalagay ko na lang sa kanya yung hot water na galing sa thermos. Tutubigan mo siya sakto lang. Depende rin sa dami ng lulutuin mo. Kasi hindi na maganda yung sobrang dami ng sabaw. Nawawala na yung lasa. Ayan, kumukulo na siya. Tikman nyo na lang muna kung para sa panlasa nyo kung okay na yung alat niya. Pwede naman na muna siyang tikman bago lagyan ng ibang ano. Eh, bago ilagay ang ano. Malunggay at pang-asin. Ito, pwede na muna natin unahin yung pang-asin. Or depende sa inyo kung gusto yung last na ilagay. Pero ako gusto ko kasi siyang nakukuluan muna bago maglagay ng malunggay. Yung dami ng kalamansi niya, hindi ko na nabilang kung ilan. Pero kung kayo ay nagluluto, madali lang naman magtansya ng kung gaano karami yung kalamansi. Depende sa dami ng lulutuin nyo. At sa depende sa dami ng gusto nyong isabaw. Paminta. Okay na yung asim niya saka yung alat. Ako guys, kapag nagluluto, ayoko nung malunggay na sobrang gulang na, kaya ang pinipili ko lagi yung medyo mura pa or yung parang katamtaman lang, hindi magulang, hindi masyadong mura. Wala lang, mas gusto ko talaga yun. Malinis naman kamay ko, naghugas naman ako ng kamay, kaya kakamayin ko ng paglalagay. Para mas mabilis. Saka nahugasan na rin yung dahon ng malunggay. Ayan, hihintayin nyo lang siyang makuluan ulit. Mas okay kung hindi overcook yung malunggay. Pero kung gusto nyo naman talaga ng luto, kayong bahala. Nasa inyo naman yung kung gusto nyo ng ano, style. Ayan mga kagala, pwede na siya. Kasi maluluto pa naman yung dahon ng malunggay nito sa init ng sabaw. Kaya kahit maya-maya ng kunti, papatayin ko na yung apoy. Pusa naman siya maluluto na. Ito na, luto na yung ating ginisang sardinas na may dahon ng malunggay. Saka may asim na sili. Ay, may asim na kalamansi. Pinagsasabi ko. Naumpisa ng pagkakamali kanina sa sala, nagkakasunod-sunod. Oh my God! Yata. Pasensya na. Ayan guys, luto na. Sa mga ina-upload ko, kung nagugustuhan nyo, subscribe nyo po ako. Saka ring the bell para lagi kayong updated sa mga bawat ina-upload ko. At kung may mga comment man kayo na sa palagay nyo parang minsan hindi nyo nagugustuhan or may gusto kayong idagdag, just comment down at magre-reply ako sa inyo. Thank you. Pwede nang mag-lunch. Tatawagin ko na yung mga kasama ko. Ito na. Paso ako. Ayan. Ginisang sardinas na may malunggay at may asin na siling kalamansi. Medyo maanghang siya. Masarap naman talaga yung medyo maanghang. Okay, yun lang. Bye-bye.